sa Oxy TV po to. So may nag-request po akin sana po Tagalog. Ito po, sorry po sa una kong upload dun sa kon, medyo magulo talaga. Kung titingnan natin, medyo magulo talaga. Ganyan ko lang pong gagawin natin. So, try ko lang pong i-explain by susulat ko lang po dito sa papel. Hopefully ma-understand po natin. Di po. Kung makikita po natin dito, kahit ano si Raspberry Pi or si Orange Pi, pariha lang yan ang pin. So makikita po natin dito, dapat dito tayo mag-umpisa ng count na pin. Pin 1 po to. Dapat ma-alam mo nyo is pin 1. Okay. Saan ba natin ilalagay yung wire? Nakapin. Nasa pin 2. Pin 5. At saka pin 6. Ah... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pin 2, pin 5, pin 6, at saka pin 3. Okay. So nakita nyo? Pin 2, pin 2, pin 5, pin 3. Okay, first wiring po natin, ano to si pin 5? Dito po ilalagay natin si BCC. Okay. Dito naman si pin 5, dito po lagay natin si in. At ito si pin 6, dito natin lagay si ground. At ito si pin 3, dito natin lagay si queen sa queen sa queen counter, I'm sorry, queen counter. Queen counter. Okay. So dito po, kung makikita po natin, ito po si BCC and ground at si queen counter. So saan po natin makikita si BCC? Kung dito po tayo magtitingin dito po sa ating single relay, ito po si BCC. Kung hindi masyado, I'm sorry po. Lagyan ko lang po. Sige po, purang makaklaan. Okay po. Ito si BCC, CN at si ground. Kasi ito po, pag bibili kayo ng ganito, yung tawag dito, single relay, may makikita kayong BCC in at sa ground. Okay. Kung ganito ang pagkasulat ng timer po natin, ganito po. Yan ito, BCC, relay. So ito si BCC, in at si ground. Diyan mo po ilalagay sa pin. Dito may tatlong out din po yan. Ito po si center. Yeah, positive po to, positive. Dapat lagay mo dito si positive. Maya, explain ko po yan. So ito po si si queen slot po to at saka lead. Queen at lead. Maya, queen at lead. Indicator. Okay. First of all, no? So mag-wiring po tayo. Kung dito po sa wiring po natin, mayroon po akong ganito. Ito. DC converter. DC na po. DC po converter. So sa DC converter ito, may plus at saka minus po. Plus at saka minus. Kumbaga positive at negative. Ginamit ko po dito na supply is 12 volt 3 ampere. Okay. Una po natin gawin, lagyan natin ng wire dito si okay. Yan po ang nakalagay na wire, di ba? So una mong gawin dito sa positive na 12 volt, ilagay mo dito sa gitna ni relay.
Kasi dito, dito lalabas si positive. Positive na to. Lalabas positive. To queen slot. Queen alid at si queen slot at sa si lead indicator. Ganito pong pagka-wiring nyo. Okay. No connection to ha. Ganyan is no connection yan. Si queen slot dito, queen slot. Tatlong wire siya ng si queen slot eh. Ang wire ni queen slot kadalasan is white, red, at saka black. Si red is automatically na po tayo yan, positive. Dito natin yan ilalagay si positive. Okay. At ito po si ground. Dito natin ilalagay. Okay. So, klaro na. So, ganyan po ang pagka ito si lead, no connector po tayo, no connector, no connection po yan. Okay. Dito, paglagay mo ng ground dyan, paglagay mo ng positive dyan, papunta dito sa gitna ng relay. Then, paglagay mo ng gitna ng relay, dito naman sa gitna ng relay, mayroon po tayong, dito po sa bandang ibaba, ng bandang itaas ng relay, mayroon po tayong connection lang, papunta po yan ng queen slot, saka lead indicator. So, yan dito. So, okay, ito si white. Sa pin 3 po ito si white. Nakalagay si white sa pin 3. Ito si white is nakalagay po sa pin 3. Okay, dito lang po tayo. Ito, itong wala to is inverter po to. Wait, here, saan yan? Ito po is inverter po to. Inverter po to, galing po to ng 12 volt in-invert ko para makasupply po dito ng ano sa Raspberry Pi po, 5 volt and 3 ampere. Ito po. So, bilhin lang po kayo ng inverter, dito marami po to sa Lazada. Inverter po. So, sa inverter po natin, naka-USB type na po yan. Siyempre, si inverter po, USB type. So plus pa din yan at saka negative. So parang ganun yan. Okay. Plus at saka negative. Connect mo lang yan. Okay. Sige, ito po. Si inverter po parang ganito katang ito. Ito to po. Yan po. Plus at sa negative yan, makikita din yan sa loyo, sa likod ni inverter. Kita mo sa likod ni inverter, may plus at saka negative. Doon lang po din sa plus at sa negative. O, ganito po. So, ito na pong nangyari. So, may supply na po tayo ni Raspberry Pi. O, Raspberry or Popeye. Ito si inverter. Supply na po. 5 volt na po yan. 3 ampere. Susunod, si lead indicator naman si lead. Lead, lead. Dalawang lead kasi ko eh. Lead for power. Okay. Saan po natin ilagay si lead? Si lead na power, may plus at saka negative po yan. To power supply pa rin po to. To power supply. Yan ang bahala kung anong kulay. Basta, itong si lead, unang lead, first lead.
Number one, lead. Kung busy ka, si power indicator po yan. So, positive, negative po yan, punta yan dito sa power supply na sa 12 volt. Automatically, pag yung ano yung lead na mga pang motor, pwede na yun. Pwede yung pagpunta dito parang walang resistor o makapa. Si dito na pag sa lead, coin, para po sa coin. Ito po sa lead para sa coin. Coin indicator. Dito sa lead para coin indicator, ito si lead sa plus niya, sa plus, at sa negative. Ito si plus, dito tayo kukuha. Kaya nga, coin at lead indicator, dito tayo kukuha. Dito tayo kukuha sa coin at lead indicator. At ito si negative. Series natin yan. Hanyo. Ganyan ang pagkakabit. Dito kabit siya dito, tapos ito kabit siya pro ground. Dapat ito po sa C2Y5 po to. Wala po. O5 kahit ano, o Raspberry Pi o O5, okay lang po yan. Basta ganito ang pagka-wiring nyo, sure mo lang ako na magiging perfect yung piso Wi-Fi nyo. Maraming salamat po. Ito po ulit si CTV. Please like and subscribe. Thank you for subscribing. Maraming salamat po.